Hello, si Alvin ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ang video na to ay kung paano i-set up at paano gamitin ang ating GMA Affordbox. So dito sa ating channel guys, hindi lang tayo nagre-review ng mga phone at saka mga laptop. Gumagawa din tayo ng mga guides, mga tips minsan. At minsan nag-feature din tayo ng mga tech or gadget na pwede natin magamit sa ating mga bahay or for personal use. So ang isa na dito guys ay ang GMA Affordbox. So para saan ba ang GMA Affordbox? Ito guys ay makakatulong na ma-improve ang ating signal para mas maganda yung TV experience natin at saka makadagdag na din ng onting channel nang hindi tayo nagbabayad ng cable. So para i-set up guys ang ating GMA Affordbox, i-unbox muna natin siya at pagbukas natin dito, makikita na natin mismo ang laman ng ating box. So dito guys, pag tinanggal natin itong divider, makikita natin ang kanyang remote, ang kanyang audio-video cable, ang kanyang antenna at saka antenna cable na din, and then ang ating GMA Affordbox. Sa ilalim nitong lahat guys, dito makikita natin ang ating AAA battery na feeling ko magagamit natin para sa ating remote, and then ang ating quick installation guide, warranty card, and lastly ang ating manual. So ngayon guys, na nalabasan natin ang ating mga gamit, i-start na natin i-set up ang ating GMA Affordbox. So napakabilis lang guys ang pag-set up natin sa ating GMA Affordbox. Ang gagawin lang natin una ay kunin muna natin ang ating audio-video cable at ikabit siya sa ating TV. Next naman dito guys ay kunin natin ang ating antenna at saka ang ating cable. So isi-screw natin tong antenna mismo dito sa dulo ng ating cable at syempre maghanap tayo ng area kung saan feeling natin dito talaga tayo makakasagap ng signal. Malaking bagay guys yung epekto nito, sasabihin ko yan sa inyo mamaya. So after nun guys, ay kunin na natin ang ating GMA Affordbox at ngayon, kunin natin ang dulo naman ng ating audio-video cable at ikabit yan sa ating Affordbox. Ngayon guys, kunin naman natin yung kabilang dulo ng ating antenna at ikabit na rin natin sa ating Affordbox. Make sure lang guys, ikabit lang natin sa mga tamang socket para talaga magumana ng maayos ang ating GMA Affordbox. Lastly guys, ngayon na nakabit na natin lahat ng mga cable, isaksak na natin ang GMA Affordbox sa ating socket. Syempre, huwag nyo din kakalimutan guys na isaksak ang inyong TV para doon nyo syempre papanoorin ang inyong GMA Affordbox. Ngayon, kunin naman natin ang ating remote guys kung saan nailagay na nga natin ang battery na included kanina. Tapos, ilipat natin ang source ng TV natin to audio-video input. Ngayon guys, makikita natin ngayon na nagbo-boot na guys ang ating GMA Affordbox. At dito, makikita natin sa ating screen na pinapapili niya tayo ng location. Siguro ito guys para talaga makasagap siya ng matinong signal depende sa location ninyo. So make sure lang na i-input nyo ang tamang location para talaga makuha natin ang best possible na signal mula sa ating GMA Affordbox. Ngayon, after na natin iset ang area or location natin, isearch na natin ang mga channels na kaya nating mapanood mula sa ating GMA Affordbox. So ang gagawin nyo dito guys ay pupunta kayo sa menu, sa settings at mag-auto search tayo ng ating mga channel. Dito guys, lalabas ngayon lahat ng mga channel na available sa ating GMA Affordbox at dito ngayon pumapasok yung sinasabi ko sa inyo na siguraduhin na nasa magandang area ang ating antenna para makasagap siya ng magandang signal. Noong unang ginawa ko kasi to guys, walang GMA ang aking GMA Affordbox, so medyo natawa ko doon. Pero nung nilipat ko naman ang aking antenna, nasagap niya na ang signal nito kung kaya't nakakapanood na ako ng GMA channel mismo. So ayun na guys, na set up na natin ang ating GMA Affordbox and so far okay naman ang nakukuha natin. Sa totoo lang actually natutuwa ako kasi mas malinaw na ngayon yung channels natin compared kung antenna lang talaga yung gamit natin sa ating mga TV. Syempre hindi naman sa atin lahat ay afford na kumuha ng cable kung kaya't napakalaking maitutulong sa atin ng mga products na katulad ng GMA Affordbox. Ngayon guys, pagdating sa ating GMA Affordbox, meron pa sila actually ibang mga features na pwedeng i-offer sa atin. Ang una dito ay video recording. Kung gusto niyo yung mga additional features mula sa ating GMA Affordbox, ay bumili kayo na sarili nyo flash drive kasi pwede natin itong isaksak mula sa ating USB port dito sa harapan at pag pinres natin ang record button ay magsisimula ng mag-record ang ating GMA Affordbox. So pwede nyo i-replay yan kung sakaling meron kayong mga TV show na gustong-gusto nyo panoorin lagi or mamimiss, pwede nyo iwan yung TV ninyo at i-record nyo ang show na baka mamiss ninyo. Isa pa dito guys ay pwede din mag-function ng ating GMA Affordbox into a multimedia player.
So again nga guys, kaya mas maigi na bumili tayo ng flash drive talaga or ng USB para talaga maisaksak natin sa ating GMA Afford Box. Kasi pwede natin 'to magamit, lagyan natin 'to ng mga files, videos, photos at magagamit natin ang Afford Box natin para panoorin ang mga files nito. So pwede kayong makinig ng music, manood ng videos, pwede niyo i-check yung mga picture na naka-upload sa ating USB flash drive through the GMA Afford Box. So at least meron tayong mga ganitong additional features sa ating GMA Afford Box, hindi lang talaga siya para sa channel mismo. And magkano nga ba to guys, GMA Afford Box para makabili tayo ng ganitong device? So ang presyo nito guys ay 888 pesos at wala na tayong monthly fees para sa ating GMA Afford Box. Pero para sa akin ang 888 pesos guys, wala na tayong babayaran monthly fees. So napakalaking tulong nun sa atin. Kung gusto lang natin ma-improve yung mga channel natin, mapadami, mapaganda yung experience natin. Tapos meron din tayong additional na multimedia player sa ating mga bahay. Magandang idea ang mga bagay na katulad ng GMA Afford Box. So anyway guys, yun na ang ating quick video lang regarding sa GMA Afford Box. Hopefully, natulungan kayo nito kung sakaling interested kayo na kumuha ng ating GMA Afford Box o kaya nakabili na kayo at gusto niyo ng tulong para ma-set up to at para malaman ang iba pang features ng ating product. Kung sakaling meron pa kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions mula sa ating video, i-comment nyo lang yan down below. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!